Marami salamat sa aking kaibigan na si Chinky Tan dahil dinala niya si Vincent Eloy Munoz. Nagbigay siya ng 40 by 40 na charcoal painting. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakatirada ng bata. Ang galing. Oh, yan ang art. Thank you, ah. Thank you, Vincent, at saka kay Mr. Chinky Tan. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Today, ang pag-uusapan po natin ay yung karanasan ko nung binisita ko muli si Yorme Isko Moreno. Lingid sa ating kaalaman ang isa talagang paborito na talagang pastime, the same time stress reliever po ni Yorme ay yung bago niyang aso, okay? Na si ano, Yorme. Oh, isa pang sikreto na hindi nakakaalam, siguro hindi alam ng karamihan ng tao. Ang isa pa ring weakness ng ating butihing mayor ay magkaroon ng mga tinatawag na collection. Ang collection ng ano? Watches? Hindi. Damit? Lagong hindi. Sapatos? Hindi. Ang isang gusto niya talagang kolektahin, no? As part-time niya ay what? Paintings, arts. Kaya kung napapansin niyo po, eh kung makikita niyo po talaga, eh yung LRT, yung poste po ng LRT ay kanyang ano, pinapinturahan, di ba? Inayos niya, gusto niya talagang maganda, maaliwalas, no? Hindi graffiti po ang art. Oo, uulitin ko ha. May mga iba pinaglalaban na ang art ay graffiti daw ay art. Paano naging art 'yan? Kahit yung anak ko na 4 years old, nung 4 years old kayang gawin 'yan. Ang art para sa kanya ay katulad din ng wall na ginawa po niya sa main North Cemetery po or south ano sa main bandang ano basta sa isang cementerio sa buong Maynila po yung pinaka ano ba pinaka wall po ay pinapintahan din po ay pagkaganda-ganda po talaga pagkapinta-pinta. Maraming salamat sa mga pinto artists. Mas kumaliwalas. Galing, galing. Dati, mukhang ano ito, so cute. Ay, ayos ba? Malinis na. Oy, by the way, yung mga artist niyang kakilala ko rin, eh tayo po ay nangongolekta rin ng konting painting. At yung mga artist na yan, na talagang highly, ano yan, sought after. Pag bibili ka ng mga tinatawag na painting na yon, alam nyo, umaabot na ng 100,000 or milyon yung mga nagpintang yon. At ako naman ay nabigyan ng pagkakataon na ika nga eh, na makausap ang isang magaling na painter sa pangalan na Vincent Eloy Munoz. O, taga Pampanga to si Vincent Eloy Munoz. Itong si Vincent Eloy Munoz, na-meet ko naman po to eh, nung search po ako sa Facebook. Nag-search ako sa Facebook ng mga, yun nga, magagaling na artist. Bigla na lang, nakita ko meron siyang pinaint na ano, pininta niya na yung kay ano kay Wang Od. Ay, ang ganda-ganda. Sinabi ko, maganda to, magaling tong batang to, ha. At itong batang to ay eh, hindi po nakapag-aral talaga ng formal schooling about painting. And on top of that, eh, siya po ay sinamampala dahil nga sa una kapos ng pera, siya po ay tumigil ng pag-aaral at ang balita ko po noon ay eh, nung kinausap ko siya ay eh, medyo nabubuli sa school. Kaya hindi na po siya nag-aral ng ano, high school dropout po. And not only that, my friends, ang ano nito, ang ginawa ng batang ito ay talagang kinarir po ang painting. So because of that, ang first encounter ko sa kanya, I saw also his painting ng ano ni Presidente Duterte, Rodrigo Roa Duterte. And ang ginawa ko, eh, sa pagnanais niya, sabi niya, "Sir, paano ko kaya mabibigay itong painting na ito sa ating Presidente?" Diba? Sabi ko, oh sige, sige, gagawin ko ng paraan. And by God's grace, nabigyan tayo ng pagkakataon to be able to set a courtesy call with the president. And then, dinala po namin itong painting. Oo. Ito po yung encounter po namin. Mapapanood nyo habang ninanarrate ko po right now. Okay, so nagkita kami muli ni Presidente. Matagal na po kami magkakilala. Nung mayor pa po siya. Pagkatapos ng turnover, alam mo, nabanggit niya nung tinignan niya yung painting. Sabi niya, "I like that, no? I will keep this." Kasi normally, pag nagbigay rin po sa Presidente, eh, tine-turnover lang niya sa Malacanang. Pero particular this painting, sinabi niya, "I want to bring it back to Davao." Oo. So yun, nag-photo op. And then, ganun din po. Lumikha rin po siya ng painting para naman kay Yorme Isko. Nung lunikha siya, sabi niya, "Sir, baka pwede ko rin ibigay ito kay, ano, kay Yorme."
Sabi ko, ba't mo ibibigay? Pwede mo ibenta. Sabi niya, sir, hindi na. Bibigay ko na lang. Kasi idol ko si, ano, Yorme. So, again, ang ginawa ko po, gumawa po ako ng paraan na makaset po ng appointment kasi gusto ko naman matulungan tong batang artist na ito. So, pumunta po kami sa Manila, City Hall, at nag-set kami ng appointment. At, syempre naman, ang grabe, ang haba talaga ng pila bago talaga makaset ng appointment. Pero tayo po ay napagbigyan. At, kung ano po ang nangyari sa chance encounter na ito, okay, chance encounter na ito, panoorin po natin. Ito yung live version. Live version po ng ano, nung kinunan po ng ano, ni Isko Moreno, yung kanyang staff. Panoorin po natin to. Thank you. Ito na yung magulang. Hindi ka, Nay. Saka yung PNC. Yeah. Thank you, thank you. Sama yung magulang. Wait mo, ba't mo ginawa ito? Ito mo. Ito na. Talagang nag-aksaya ka ng panahon. Oo. Saka ano, kopyang-kopya. Thank you very much. Ito yung tatay. Thank you. Single friend. Kailala naman ito. Si Mama, pizza naman. Thank you, Han. Thank you sa inyo. Halika, pa-picture tayo. Mayor, high school dropout. Talaga? Ano nagsunod? Ito, Arch. Yeah. Okay, okay. Pati mga lines ko sa, ano, sa mobile. Ay, pinabawasan ko ng konti. Hindi, pero mas gusto ko kayo natural eh. Oo, pinabawasan ko ng konti para, ano. Sige po. Mama, dito ka po. Hindi kasi mag-iit. Dito ka po, dito ka sa rap, Nay. Nay, dito ka tumabas ka kasi mag-iit ka. Yan. Ay, dito sa rap. Yan, yan, dito po. Ayan. Maganda. Oh, Manila, God first. God first. Sige, kwento mo, siya rin nag-uha ng kay President. Oo, siya pa lang. Oo, tara. Ayun. Okay, ito, short siya. So kung makikita nyo mga friendship, grabe talaga, ano, yung talagang, yung paulit-ulit sinabi na, ni, ano, Yorme, kopyang-kopya, di ba? Ang ganda, kopyang-kopya. Mm-mm. And maliban pa doon, ang ginawa po rin namin, kumuha rin po kami ng mga videos on our side naman, yung parang personal side po namin. From time to time, makikita nyo po kung ano po yung pinag-uusapan namin, off the air naman, off the air naman. Nakakatuwa talaga, grabe, nakakatuwa talaga. Na na-appreciate talaga ni Yorme at nag-picture taking pa kasama ng buong pamilya, 'di ba, kasama si Eloy Muñoz, Vincent Eloy Muñoz. So guys, if you want to ano, kung gusto niyo magpagawa, no, kay Vincent Eloy Muñoz, no? Kontakin niyo na lang sa kanyang Facebook account. Kontakin niyo na lang sa kanyang Facebook account at sabihin niyo, gusto naming magpagawa ng painting katulad ni kay Yorme, 'di ba? Katulad ni presidente, okay? So, make the most of this ano. I just want to again thank Yorme for granting the opportunity na ano to make this boy dreams ano come true, di ba?
Imagine mo, hit his time out na talagang kausapin siya. I-appreciate siya. We should support local artists here in the Philippines. So guys, I hope that you have you are inspired, no? With this ano, katulad ikaw, ha? Like for example, meron kang kakayanan, meron kang karunungan, gamitin mo. Huwag sana maging hadlang, ha? Huwag sana maging hadlang ang kakulangan ng ano, pag-aaral or edukasyon para tayo po ay di mangarap sa buhay. Tulad din ni ano, ni Eloy, di ba? Hindi nakapagtapos. Pero ngayon, he's providing for his family as a breadwinner. Kahit niya, siya po yung youngest, tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagpipinta. Ganon din po si Yorme Isko Moreno. Eh, sa mga alam niya naman, taga Tondo, walang masyadong makain noon, di ba? Kumakain ng pagpag. Pagkatapos ngayon, eh, successful na. Isang mayor na. So, I want to encourage you, kung kayo naman ay nadadown, kung kayo feeling nyo talaga parang unhopeless na po kayo, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ako, naniniwala ako, walang imposible sa mga taong ika ngayon naniniwala magiging posible. Walang mahirap na problema na kayang lutasin sa mga taong talagang ika ngayon nais lumaban sa buhay. Walang imposible rin sa mga taong nangangarap, at tatandaan nyo po, ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw, ang mga umaayaw ay hindi nagwawagi. Tulad din nila ni Yorme, at the same time ni Yorme, hindi rin po nakapagtapos yan. Diba? Si Vincent Eloy, hindi rin po nakapagtapos yan. Ganon din ang iyong abang lingkod na nagbabroadcast po ngayon. Hindi rin po nakapagtapos ng koleyo. Pero, hindi rin naging hadlang para sa akin mangarap at makatulong sa kapwa. So guys, thank you very much for tuning in. I hope that you'll follow me in this channel. Marami pa kayong matutunan tungkol pera on how to save, how to budget, how to get out of debt. So please do subscribe on this channel and also click the subscribe button. If you like this video, please also share this video to other people to be inspired, para ma-inspire po sila. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye! Marami salamat sa aking kaibigan na si Chinky Tan, dahil dinala niya si Vincent Eloy Munoz. Nagbigay siya ng 40 by 40 na charcoal painting. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakatirada ng bata. Ang galing. Oh, yan ang art. Thank you, ah. Thank you, Vincent, at saka kay Mr. Chinky Tan. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.